Magandang araw sa inyong mga kagulong. Sa video na ito, ilalabas ko na yung ginawa ko sa motor ko na zero dragging, stock bell at stock patch lining. Disclaimer lang po, ang video na inyong mapapanood ay akin lamang ibinabahagi sa inyo ang aking kaalaman at natuklasan upang makatulong sa mga problema nyo sa motor. So, simulan na natin. Intro, pasok! Bago natin simulan, huwag kalimutan i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago ko na i-upload na video. Maraming salamat. So, itong motor ko, click. Magto 2 years na ngayong September 28. Natuklasan ko to noon nung nagsimula na mag-dragging yung motor ko. So, lagi ko yung iniisip kung paano gagawin, paano natatanggalin yung dragging. Wow naman! Wow! Wow! So, ito ang ginawa ko. Butas bell. DIY lang to, DIY. Ako mismo nagputas ang bell ko. So, magto 2 years na yung motor ko, still stock patch lining pa rin yung gamit ko. What? Stock patch lining pa rin po yan. Stock bell din. Magto 2 years na yan, ha, sa September 28. So, ito yung ginawa ko sa motor ko. Binutas ko siya. Paano? A few inches later. Una, gumawa ako ng guide para pare-parehas yung butas ng distansya ng butas ng bell. Will you please repeat it? Ang ginawa ko, gumuhit ako ng ganito, bilog. Yan. Tapos kukunin nyo yung sa gitna, pinakagitna niya. At hanggat maaari, gumamit kayo ng protractor para makuha yung tamang anggulo niya. Lahat para pare-parehas. Tapos, ngayon, ang gagawin nyo is kumuha kayo ng marker nyo, pabilugin nyo to. Yung pinakagitna nito ang kukunin nyo. Pinakagitna nito. Kukunin nyo para magitna siya. Pagkabutas yung gitnang gitna. Tapos, dito na kayo gagawa ng marker nyo sa labas. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Para pare-parehas lahat yan. Ang tendency kasi nito, magkamali lang kayo, baka magwagal tong sindakan lang yan eh. Hi. Tong bell nyo. So, ilan lang yung ginawa ko? 3, 6, 8 lang nabutas. Ayoko rin ng madami. So, yan ang magiging marker nyo ngayon. Kuha lang kayo ng pentel pen. Buhit dito, tatakan nyo lang ng marker para pare-parehas lahat yan. Ito, sinample lang na ginawa ko lang to. Kasi nawala yung ganito kong isa eh. Ewan ko saan napunta. Ngayon na naman, ang problema noon, hindi siya naman nakakaubos ng lining, promise. Parang kadgaran lang din yan. Pag kiniskis mo yung isang papaya sa isang lang, hindi rin maubos lahat yung papaya. Kung hindi mo ikot-ikot yung papaya. Nagbibiro lang ako. Ang mangyayari ngayon kasi, lalabas yung mga dumi dito. Ito pa lang yung butas ko. Dinagdagan ko siya nung dito sa gilid, pero apat lang yan. Kasi napansin ko, nag-iimbak lang dumi dito. Karamihan nag-iimbak lang ng dumi. So, ang ginawa ko, nagbutas rin ako dito. Apat lang. Para may mahulugan ng dumi. So, hindi na siya nag-i-stack man dumi dito. Nag-i-stack man lang, konti lang. Hindi na katulad noon. Na talagang na parang, pulbo na. Pag tumagal. Ang isa pang ginawa ko dito is, para
ma-solid yung kapit, mag-solid ng kapit ng patch lining is gumamit ako nito. Circular stone bit. Maraming mabibili sa Shopee, sa Lazada, marami. Or sa mga ano, sa mga hardware diyan sa inyo na malapit. Marami nito. Tapos yung barina. Tapos ang gagawin nyo, papakita ko naman kung paano ang style nito. Ang pag ano nyo. Kasi noon kasi ito, itong gawa ng Honda, madulas ito. Sobrang dulas. Grabe kadulas. Kaya yun, isa na ang cost ng dragging. Sobrang dulas nito is hindi gaano kumakapit yung patch lining. So ang gagawin nyo, tanggalin nyo itong ano, torque drive. Pag natanggal nyo na to, ito ang lalagay nyo pabaliktad naman. So ganyan siya. Then habang umaandar yung barina at ito umiikot, pinapaikot nyo rin yung gulong. Isabay nyo lang. Dapat may kasama kayo, isa ako. Pero ako no, si Ermat ang kasama ko. Paikutin nyo lang yung gulong. Iikot din to ng mabilis. Then kasama yung barina na pag paano nyo dito. Parang tatanggalin nyo lang yung ano, tatanggalin nyo lang yung makintab na yun. Try nyo buksan yung bell nyo, makikita nyo makintab, mali na maano. Ang ano, sa siguro isang taon na rin mahigit yung butas. Wala man lang ako maano na dragi niya. Simula nung ginawa ko to. Kinasaludohan kita. Hey! So, halimbawa, pero malapit na rin maubos yung clutch lining ko. Magpapalit na rin ako. Ito pa isang ginawa ko sa clutch lining ko pala. Ginuhitan ko siya noon. Kasi, pero kung may ganyan na kayo, may butas na kayo, kahit hindi nyo nag-guhitan. Basta matanggal nyo lang ito. Yung ito, yung pinaka ano, madulas na part ng ano, part ng kung saan ko makapit yung clutch lining. Yun ang tatanggalin nyo. Yun na lang ang tatanggalin nyo. Wala na. Tapos butas na lang din. Tapos dito sa gilid para mag tumapon yung ano, yung dumi. Overall yun lang naman, wala namang ano kaso ng ano, pero dapat kailangan din marunong kayo mag-maintenance. Mas maganda kung kayo ang gagawa para mas malinis. Pumuturo nyo yan, eh kayo na lang gumawa. Kasi paggawa nyo madali lang naman, basta may kompleto kayong tools. Sa susunod na video ko, ipapakita ko yung tamang pag regrease o repacking ng mga bearing. Para ito kasi importante dito, kada tanggal nyo ito, dapat maglalagay kayo ng grasa sa roller bearing nya. Lagi yan. O, yan ang huwag nyong kakalimutan lagi. Oh, ito ah, binahagi ko na para may kaalaman din kayo. Ako ito ginawa ko lang, ako lang mismo gumawa. Nagbutas ako rin mag isa. Ang pagbubutas pala, gumamit kayo ng puncher. Huwag nyong ididiin sa wag nyo ano, hawakan nyo lang na ganyan. Tapos i-puncher martilyo. Isang martilyo lang, malambot lang to. Or depende sa talim ng ano nyo, ng puncher nyo. Pak. Hindi totoo yan. Yun na. Tapos wag nyo i-ano sa, baka mag-iwan kasi pag inahinan nyo sa kahoy o ano, patitigas sa bagay. Basta hawakan nyo na lang, mas maganda pa. Sa pagbarina naman, eh dali lang naman. Dali lang to. O pwede nyo naman ipapunta sa machine shop kung ano yung gusto nyo para masigurado na lang. Pero kung hindi nyo kaya mag DIY, yun na lang gawin nyo. Ipunta nyo na lang machine shop. Pero kung kaya nyo naman at may lakas kayo ng loob, pwede. Ang tindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo to. So, yan ang sekreto ko. Ilabas ko na para matapos na yung problema nyo sa dragging sa motor. Lahat ng scooter applicable yan. Pwedeng
i-apply sa lahat ng scooter. So, nandito na lang. At maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa mga susuporta pa sa akin. Ride safe lagi. Ingat tayo lagi. Sa panahon ngayon, mag-ingat lagi. Huwag na lang lumabas. Sa bahay na lang tayo. Ito ako nakapag-washing ng motor ko. Kasi tagulan na dito sa amin. So, salamat, salamat ulit. Salamat ulit sa mga sumusuporta at susuporta pa. Sana makatulong sa inyong to lahat. Maraming salamat. Bye-bye.